Mahilig ka ba sa games? Mahilig ka rin ba sa pera? Well, kung oo ang sagot mo sa dalawang tanong na yan, panoorin mo ang buong video na to kasi meron akong i-share sa iyo na tatlong bagong play-to-earn games wherein pwede kang kumita ng hanggang 10,000 pesos per week. Ang kagandahan sa games na i-share ko sa iyo ngayon, sigurado akong mag-i-enjoy ka at kikita ka pa. At yung kikitain mo sa mga laro na ito, malaki na rin. Sa panahon ngayon, madali na lang maubos yung pera natin. Yung sweldo natin, parang dumadaan na lang sa kamay natin. Kaya yung mga games na tatalakayin ko ngayon, maganda talaga. Lalong-lalo na kung nangangailangan na ngayon ng ekstrang pera. 10,000 per week ang pwede mong kitain sa mga laro na ito. Pero, extra income lang ito ha. Hindi ko sinasuggest na iwan mo yung trabaho mo para dito. Kasi yung mga earnings sa mga games na i-discuss ko ngayon, nagbabago-bago siya. Nagdidepende sa kung gaano karami yung naglalaro sa games na ito and kung gaano siya kasikat. Kapag pinanood mo ang buong video na ito hanggang sa dulo, meron akong share sa'yo na isang secret technique na ginagamit ko para mas kumita sa mga games na i-discuss ko sa'yo ngayon. Lalong-lalo na sa huling game na i-discuss ko wherein sobrang addict talaga ako. Masusurpresa ka talaga dahil hindi mo akakalain na pwede pala talagang kumita sa paglalaro ng isang game na nakaka-addict. So, ang unang game ay ang Extortion. Itong Extortion ay isang MMORPG na game wherein nakaka-addict talaga. Ang gagawin mo lang para kumita sa game na ito is mag-grind ng gold. Kukuha ka lang ng gold. Paano mo siya makukuha? Napakasimple lang. Pumatay ka lang ng mga monsters. Yung mga monster ay nagda-drop ng gold. Wherein yung gold, pwede mo ipalit sa kanilang token and then yung token, ipalit mo into real money. Pero hindi lang yan. Hindi lang pagpatay ng monsters ang pwede mong gawin. Pwede ka rin magbenta ng mga items or material na nakukuha mo sa mga monsters lang din. Sa mga hindi nakakaalam, ang isang MMORPG na game, ito yung mga game wherein nagfa-farm ka or pumapatay ka ng mga monsters at nag-iipon ka ng mga gold or materials and then yung materials and gold, yun yung ipapalit mo into real money. Noong mga nakarang panahon, yung hindi pa uso yung NFT, hindi pa tayo kumikita sa mga MMORPG game. Pero ngayon, dahil uso na yung NFT, meron ng GCash, meron ng Binance, yung mga MMORPG na games, inag-a-adapt na sila. Wherein, pwede na natin ipagpalit yung pera sa game into real money. At isa, ang Extortion sa mga game na ito. So, ang token dito sa Extortion ay tinatawag na XTO. Ang gold na makukuha mo sa mga monster sa pagpatay ng monster, ipapalit mo into XTO and then XTO to USDT and USDT to real money. Sa ngayon siguro, parang naguguluhan ka pa kasi hindi mo pa siya nilalaro. Pero kapag nilaro mo na siya, promise ko sa'yo, sobrang dali na lang nito. Ganyan din ako sa una eh. Naguguluhan din ako sa mga NFT, sa mga token and all of that. Pero nung nilaro ko na yung game, napakadali lang pala talaga. Dito sa Extortion, kapag nag-register ka, bibigyan ka ng free hero. And then yung free hero, pwede mong gamitin ito para pumatay ng mga monsters and para kumita dito sa game. Pero, pwede ka rin bumili ng napakalakas na hero using real money para mas mabilis kang kumita sa game na ito. So, pwede itong free to play or pwede ka rin gumastos ng totoong pera para lumakas yung character mo and para mas lumaki ang kikitain mo. Parang investment lang din. Pero hindi mo yan kailangan na gawin kasi meron silang bibigay na free na hero na pwede mong gamitin para kumita. Itong game na ito ay pwede sa PC and pwede din sa cellphone. Ang maganda sa Extortion, meron din siyang autoplay or autofarm wherein i-auto mo lang siya, hindi mo gagalawin yung cellphone mo or yung PC mo, hahayaan mo lang siyang mag-farm dyan and then kikita ka na, wala kang gagawin. Pero tandaan, itong Extortion or itong mga NFT game ay nagpabago-bago ng price. Yung kitaan dito is hindi siya maintain. Merong panahon na mataas yung kita, meron din panahon na low or mababa yung kita. Next game naman natin is itong Project Sino. So pupunta tayo sa website ng Project Sino kasi itong game na ito is sobrang bago pa talaga. Okay, so let's take advantage of this one. Ako pa itong game na ito, actually meron silang pag-giveaway. Pwede kayong sumali sa kanilang giveaway. Pumunta tayo sa kanilang website, itong game na to, Project Sino, para ma-explain ko talaga sa'yo ng mabuti and makita mo na legit talaga yung mga games na i-discuss ko ngayon. Lalong-lalo na yung game sa huli sa video na to. Watch the video till the end kasi itong panghuling game, ito nakaka-addict talaga. Dito talaga ako na-hook and na-addict talaga. Then hindi ko akalain na pwede palang kumita ng malaki ang pera
sa panghuling game na i-discuss ko sa iyo ngayon. Okay, so nandito tayo ngayon sa website ng Project Sino, projectsino.com. As you can see here guys, sa baba, okay, nandito si Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao ay ambassador ng Project Sino. Talagang makikita nyo, maisip talaga na legit itong game na ito. Okay, Manny Pacquiao na yan eh. Ang game na ito ay isang PvP, okay, PvP na game. Ilalagay ko na lang sa screen yung kanyang gameplay. So, PvP siya wherein i-attack mo yung mga player or mga kalaban mo. Okay, salita na attack. So, actually, napaka addictive din ng game na ito. Okay, kasi papa-level up mo yung mga character and all of that. So, napaka ganda ng game actually. Hindi lang yan, kasi ang game na ito, pwede ka rin kumita. Okay, pwede kang kumita ng pera din. Hindi lang siya basta game, hindi lang siya basta maganda na game. Okay, ito siyang NFT game wherein sobrang legit, kikita ka ng malakihang pera kung mag-e-invest ka or kahit free account, kikita ka pa rin. Pero, of course, mas malaki talaga yung kikitain mo kapag nag-invest ka sa game na ito. By the way, hindi ako sponsored ng kahit anong game na i-discuss ko ngayon. I just want to share to you guys on how I make money playing games. Ito yung mga characters, okay? Merong Breaker, Guardian, Samurai, Psychic, Ninja, and Grappler. So, itong mga characters na ito, okay, palalaksin mo siya. Okay, pwede kang bumili ng malakas na character sa kanilang marketplace. Okay, para mas lumakas ang iyong team and then mas kikita ka ng mas malaking pera. Okay? Kasi sa mga game naman, yung rules talaga is kapag mas malakas ka na player, okay, mas kikita ka talaga ng pera. Or mas kikita ka, mas dadami yung token mo and then yung token mo ipapalit into real money. Okay? So, ito yung kanilang battle system. Okay? As makikita nyo nandito sa baba. Okay? Salitan talaga siya. Okay? Para siyang yung game na nilaro natin nung bata pa tayo. Para siyang AQ Worlds. Mga ganong klaseng game. And, yung graphics niya ay maganda din talaga. Okay? Talagang hindi talaga siya pipitsugi na game. Okay? And makikita mo na legit. Okay? Meron talagang team. Okay, merong complete na team like developers na 100% ginagawa yung kanilang mga kaya para pagandahin talaga yung game. Okay? Kapag isang game ay maganda yung graphics, merong malalakas na team, merong magagandang ambassadors, dyan mo makikita na legit talaga yung game. Okay? And the final question na lang or yung question na lang na inaantay ng lahat is, sisikat ba itong game na to? Kasi kapag sumikat ang isang game, maraming tao yung naglalaro or nag-i-invest sa mga game na ganito. Yung money, okay, yung pera nakikitain natin is may potential na lumaki ng lumaki ng lumaki. Kasi nga, sobrang daming tao yung naglalaro. Ganyan naman talaga sa mga NFT games. Kapag sobrang sikat o sobrang daming players sa isang NFT game, lalaki ang presyo ng token and then mas kikita tayo ng malaking pera. Okay? So, kagaya ni ng Mir M, okay, na diniscuss ko sa mga iba kong mga videos, okay? Dahil nung sikat pa ng Mir M, maraming tao pa yung naglalaro, sobrang laki ng kanyang token. Ganun lang din dito sa Sino and doon sa Extasium din na diniscuss natin. Okay? So, punta tayo dito sa white paper ng Project Sino. Okay? So, punta din tayo dito sa baba, itong free to play. Meron tayong mababasa ditong maganda. So, yung free to play nila guys, pag laro mo, bibigyan ka ng 3 characters for free. Okay? Pero, kailangan mo mag-purchase. Okay? In the long run, para kumita ka ng mas malaking pera dito sa Sino game, Project Sino game. So, ganyan talaga yung mga NFT guys. Merong mga free to play or meron silang ibibigay na free na mga character. Pero, maliit lang yung kikitain mo sa free, of course. Pero, pag nag-invest ka, for example, ako yung ginagawa ko is kapag kumita na ako sa free character or free player, okay, yung pera na kikitain ko doon, i-invest ko lang din sa game para mas lumakas ako and kumita ako ng mas malaking pera. So, ganun yung style na ginagawa ko sa mga ganitong classic games. Third game, itong last game na i-discuss ko, napakaganda talaga nito guys. And I've been playing this one for a very long time.
And hindi ko akalain, nakikita pala talaga ako ng pera dito. And malaking pera. Anyways, so itong game na ito ay tinatawag na Albion Online. Isang MMORPG game lang siya. Simple. Tagal na ako naglalaro ng Albion Online and marami na akong silver. Itong silver pala, marami palang tao na bumibili nito. Okay, ito yung tinatawag na RMT or Real Money Transaction. So pupunta ka lang sa isang Facebook group, okay, private man yan or public, and sobrang daming players pala ang bumibili ng silver. Ma-international player man yan or ma-local players. Ang bintahan ngayon ng 1 million silver sa Albion is 70 per 1 million silver. Now, napakadali nang kunin yung silver, guys. Ako, yung account ko sa Albion, merong mga 300 million silver or mga 500 million silver. So, napakadali lang kunin ng silver sa game na Albion Online. And just imagine, 70 per 1 million silver. Now, there are many ways para mag-farm ng silver dito sa Albion. You can even farm 6 million to 10 million silver every single day. Or pwedeng mas malaki pa dyan kung ma-addict ka talaga sa game. Trust me. So there are many ways to farm silver sa Albion Online. First, pag-gather. Pag-gather ng mga skin ng animals, pag-mining, pagpuputol ng mga kahoy, o mag-grind ka talaga sa game, mamamalayan na kumikita ka na pala ng malaking silver kasi nga nag-i-enjoy ka sa game, lalo na sa mga gathering part. Nag-gather ka ng mga stones, mga skin, mga woods. Yung pangalawang paraan naman is yung pagpasok sa mga dungeons wherein pumapatay ka ng mga monsters. Pwede mo siyang gawin solo, pwede mo siyang gawin duo, pwede mo siyang gawin kahit limang players kayo. So nakaka-enjoy talaga siya. And hindi mo mamamalayan na kumikita ka ng silver and then yung silver pwede mo palang ibenta into real money using the RMT. Tatlong paraan, ito yung pinaka-the best dito sa Albion. Okay, ito yung PvP. Kapag magaling ka sa Albion sa pag-PvP or meron ka talagang skill, madali mo lang makuha yung mga silver na yan. Makuha ka ng 300, 500 million silver a day kung sobrang galing mo sa PvP. Bakit? Kasi dito sa Albion, yung PvP, kapag napatay mo yung kalaban mo, makukuha mo yung kanyang items. Okay? Kapag namatay ka, makukuha din yung items mo. Magdidepende talaga sa skill mo. Kung magaling ka mag-PvP, okay, makukuha mo yung item ng kalaban mo. Yung item ng kalaban mo, nag-worth siya ng hundreds of millions. Or maybe 50 million, maybe 100 million. So, ganyan sa Albion, guys. So, kapag meron kang skill sa PvP, hindi ka mahihirapan talagang kumita ng pera dito sa Albion. Okay? Super amazing talaga. Lalo na meron ng RMT. Meron mga tao na bumibili ng silver. Dati, hindi pa uso yung RMT. Ngayon lang yan nauso. Wherein, pwede ka na talagang kumita talaga ng pera. So that's it on this video. Sana makatulong itong video na to. Meron pa akong isang video na ginawa all about how to make money sa YouTube Shorts. Click nyo na lang yung video na to. Sigurado akong makakatulong din itong video na to sa inyo.